Si Francisco Macabulos ay isang general ng rebolusyonaryong hukbo sa Tarlac noong himagsikang 1896 at tagapagtatag ng isang pansamantalang pamahalaan sa gitnang Luzon sa panahong ito. Isinilang siya noong September 17, 1871 sa Lapas Tarlac kina Alejandro Macabulos ng Lubao, Pampanga at Gregoria Suliman. Naging tenyente mayor at kabesa di barangay siya sa kanyang bayan. Pagkatapos maging kasapi ng Katipunan noong 1896 sa pamamagitan ni Ladislao Diwa, inorganisa niya ang unang pangkat ng mga katipunero sa kanyang bayan. Isa rin siya sa mga pumirma sa Konstitusyong Biyak na Bato at Francisco Suliman ang kanyang inilagda. Pagkaraan ng kasunduang Biyak na Bato, hindi siya sumama kay General Emilio Aguinaldo sa Hong Kong. Nilansag niya ang kanyang pangkat noong January 14, 1898, ngunit pagkaraan lamang ng 3 buwan, ay muling kumilos para ipagpatuloy ang pakikidigma sa mga Espanyol. Sinabi niyang laban sa kagustuhan ng sambayanan ang kasunduang Biyak na Bato. Ang itinayo niyang pamahalaang rebolusyonaryo ay may tinatawag na Konstitusyong Macabulos, ang saligang batas na ginawa noong April 17, 1898 ng isang pagtitipon ng mga rebolusyonaryong mamamayan sa Tarlac. Dahil sa pinamunuan ni Francisco Macabulos ang pagtitipon at pagsulat ng saligang batas, karaniwan itong ipinapangalan sa kanya. Noong September 1898, pagkaraang bumalik ni Aguinaldo, isa si Macabulos sa nahirang na 12 brigadier general ng rebolusyonaryong pamahalaan. Sa panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano, nakipaglaban siya sa Pampanga at Tarlac. Isa siya sa mga kapanalig ni General Antonio Luna at sinasabing malamang nakasamang napatay sa Kabanatuan, Nueva Ecija kung natanggap agad niya ang sulat ni Luna para magkita sila roon. Sumuko si Macabulos sa mga Amerikano noong June 15, 1900s. Kasama siya sa pagtatatag ng Partido Federal, ngunit pagkaraan ay lumipat sa Partido Demokrata. Nahalal siyang konsihal, vice-presidente at pagkaraan ay presidente sa kanyang bayan. Pumanaw siya noong April 30, 1922.